Guys, welcome back to my channel, Weng FW. By the way guys, ang topic natin ngayon ay tungkol sa kung madali ba alagaan ang toddler. Kung toddler yung aalagaan nyo na bata. Whew! Yung alaga ko ngayon guys, toddler na. Ito lang yung masasabi ko sa inyo. Kapag ang pipiliin nyo ay toddler, ang alagaan nyo, kailangan i-ready nyo yung physical nyo, mentally nyo, alam, yung pasensya nyo na napakahaba, yung sobrang haba na walang limitasyon, okay? Kasi masusubok talaga lahat yung pasensya mo kung hanggang saan. Kasi kung wala ka nun, kung wala kang ganon, huwag kang mag-alaga ng bata. Kasi dito sa Singapore, bawal kurote ng bata, bawal tawag nun, paluin. Hindi naman sinabi na bawal sigawan eh. Pero depende rin kasi guys sa mga employer na kung paano nila dinidisiplina yung alaga nila. Alaga mo pala kailangan. Ganon din yung the way na pagdisiplina mo sa kanila. Kaya kailangan guys, medyo mahaba ang ano. Tapos kailangan, lalo na pag ano, kung puti kasi guys ang amo mo, halos araw-araw, nasa lakwatsa kayo ng alaga mo. Isa pa, nasa lagi kayo nasa tubigan. Kailangan marunong, pag mag-alaga ka rin ng bata, kailangan marunong ka mag-swimming. Kasi responsibilidad mo rin yung pag, yung kita mo yung alaga ko. Responsibilidad nyo rin, responsibilidad nyo rin yung kaligtasan niya sa tubig. Kasi hindi naman pwedeng hindi ka marunong maligo, hindi ka marunong lumangoy tapos dalhin mo siya sa swimming pool, sa liguan. Or, pero anyway, yung swimming pool naman kasi dito hindi naman ganun ka. Ganun ka, kahit hindi ka marunong mag-swimming kasi ang mga tubig dito, ano lang eh. Ang mga swimming pool pala dito guys, hindi siya ganun ka lalalim na lampas ulo natin, okay? Hanggang leeg lang mostly. Forfeit, mga ganun forfeit. Ini ako ganun lang mostly. Anyway guys, yun. Tapos kailangan ready kayo sa, alam niyo yung hindi kayo takot sa init, hindi kayo takot sa takbo, hindi kayo takot sa paglalakad kasi tag-tag talaga kayo. Lalo na pag puti yung amo nyo guys. Just non-stop po lang. Parang wala, kailangan araw-araw may bago kayong gagawin. Kagaya ko, naghahanap ako ng activity para sa kanya kung ano yung pwede namin gawin. Kaya ngayon, kasundo ko lang sa kanya kasi galing sa school. Mga 12, kailangan ko siyang pick up sa school. Tapos, bago kami umuwi ng bahay, kailangan ko muna siyang palaruin sa park. Which is, naghahanap ako ng mga park kung saan may bagong park. Doon ko siya inaano. Kita nyo siya, oh. Nandun, nakalambitin. Oh, naglakad na siya. Naglakad na pala siya. Yun, oh, ito. Weng, bawal ipakita yung mukha niya kaya kailangan ko i-blurred lang yung mukha niya. Yun guys. Hyper masyado tong alaga ko pero kaya naman. Yun lang. Kailangan talaga mahaba yung pasensya mo at saka yung pag-alaga mo dapat. Parang sarili mo rin siyang pamilya o anak o kapatid. Ganun. Para mas mapadali sa'yo. Okay? Long sleeve na ako kasi ang init. Bahala, ang init dito, no? Lalo akong iitim. Sunog na sunog na nga ako eh kasi buong araw nung Friday and then Saturday, nagpainit kami sa tubigan. Anyway guys, yun lang guys. Sana makaisip kayo ng idea kung ano yung gusto niyo alagaan. Pero para sa akin kasi, okay, sa susunod naman guys na video kasi kailangan na namin bumalik sa bahay kasi may delivery namin. Sa susunod na video ko guys na gagawin ay tungkol naman sa pag-aalaga ng newborn baby. Okay guys, kung anong mas madali. Itong video na to guys ay para to sa mga baguhan, sa mga newcomer na mag-upload pa lang dito sa Singapore at mga single or kahit hindi single guys, okay? Kasi pag single ka, kung wala ka namang experience, sabi na magiging nanay, parang kagaya ko, diba?
Kailangan, kagaya ko guys, single kasi ako. Pero gusto ko kasi naaalagaan ko ay newborn baby or mga bata kasi mahilig ako sa bata. Kaya ang pinili ko guys ay mag-alaga ng baby, okay? Yun guys, sa susunod na naman na video, bye-bye. Don't forget to subscribe my channel. Bye-bye! Bye, Brian! Bye!